dinamika butian sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto'y pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, kagaling ay matatamasa. Happy healing morning, mga kapatid. Isa na namang umaga ng bagong taon pa din. Opo. Di ba? Dahil parang nangangalumata ka pa sa kapupuyat mo, chef eh. Pero, dahil linggo na naman po ng umaga narito at pagagalingin na naman po namin ang inyong umaga, habang sinaselebrate ng aming batikang direktor na si Jamie Mempin ang kanyang birthday. Happy birthday! Ayan ang direktor. Kahit birthday, nagtatrabaho. Diba? Kaya kami naman dito ay papakainin mo, Direk. Dahil, mag-happy birthday ka kay Direk. Happy birthday. Happy birthday, Direk. Ayan, naubos na yung handa natin itong New Year, kaya si Direk na ang mag-blow out sa atin. Okay? Opo. Parang natulala ka. Opo. Parang ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ka naman nirarayuma. Alam mo ba ang topic natin ngayon, so, Ali? So, alam ko. Ano? Yung... Ano? Ang sinabi mo sa akin. Ang sinabi ko sa'yo ay arthritis. Yun! Ayun ang sabi ko na nga ba. At saka yung gout, yun ang magkamag-anak. Ito, wala ka pa naman ganun, anak. Kaya kami ni Chef ang mag-uusap tungkol dyan. Mm. Kasi malaki ang kinalaman ng mga katulad ni Chef Tristan sa ating kinakain. Opo. At kung ang chef ay hindi wellness chef katulad mo, erarayumahin ako. Kaya naman sa edad ng lola mo, wala pang rayuma, 'di ba? Dahil ikaw ang aking chef. Oh, naman po. Pero nagkataon na may isang dumudulog sa atin ngayong umaga. Sino po? At hindi siya sinuwerte na magkaroon ng isang Chef Tristan Encarnacion na wellness chef. Dati kasi hindi siya taga-hiling-galing. Hmm. Tatalakayin po natin ang kondisyon ni Mario Cortez, ang isa nating kapatid na taga Alaminos, Laguna. Itong kanyang kondisyon po ay halos iginupo siya sa kulang-kulang isang taon. Mantakin mo yung ikaw ay sinusubuan na lang pag kumakain. Dahil alam po natin na mahirap makalakad at makagalaw pag ikay inaatake ng arthritis. Yan. Kaya mga kapatid, kung kayo po ay may kondisyon ng sa simula ay simpleng rayuma, parang may kumikirot-kirot, huwag po nating baliwalain. Dahil maari itong lumubha at maaring maparalisa ang ating katawan at ang iba ay na-approve na po ang visang langit. Nako. Diba? Kaya hindi dapat na ano, at least umabot ng 2016. Diba? Aalamin po natin ang kondisyon ni Mario Cortez, pero panoorin niyo po ito. Ang arthritis ay isang karamdamang pumipinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan at nakakaapekto sa pang-araw-araw na pagkilos ng pasyente. Bagamat hindi nakakahawa, tinatayang may 200 uri ng rheumatic diseases na nakakaapekto sa mga dugtungang bahagi ng katawan ng tao na tinatawag nating kasukasuan. Kabilang na dito ang osteoporosis, gout, fibromyalgia, gayon din ang lupus, ang rheumatoid arthritis na nakakaapekto sa iba't ibang internal organs na nagiging sanhi ng maraming sintomas, at ang pangkaraniwang uri ng arthritis, ang osteoarthritis. Sinasabi sa mga pag-aaral sa modernong gamutan na may iba't ibang kadahilanan ng pagkakaroon ng arthritis, katulad ng overactive o abnormal na immune system, pagkakaroon ng impeksyon dulot ng aksidente,
abnormal na metabolismo ng katawan ng isang tao at sinasabing ito ay namamana rin. Tinutukoy rin ang mga pagkaing mataas sa uric acid, kabilang na ang beer at ilan pang mabulang inumin, ang mga laman loob ng hayop at mabubutong gulay. Kalagdagan pa dito ang ilang hypertensive medications, diuretics, nicotinic acid, cyclosporin, allopurinol, probenecid, pain reliever, at chemotherapy na naiulat na maaring magdulot ng pagtaas ng uric acid levels na nagpapalubha sa arthritis. Maaring sa simula ay makaranas ang sinumang may arthritis ng pananakit sa isang bahagi lamang ng joints sa katawan, hanggang sa nagiging pangmatagalan ang kondisyong ito at dumadami ang apektadong bahagi ng katawan na sinasabayan pa ng pamamaga at paninigas ng apektadong bahagi. Ang gout ay maaring sumumpong sa hinliliit na daliri ng kamay na magsisimulang bumaluktot o sa iba pang daliri nito na maaring magsimula sa pagiging trigger finger hanggang sa tuluyan na itong ma-deform. Ang iba ay nagsisimula sa mga daliri ng paa. Sa bukong-bukong ng paa ay may nagsisimula ring arthritis o sa tuhod na kapag napabayaan ay nagre-resulta sa pagkalumpo, hanggang sa tuluyan ng hindi makabangon at hindi makalakad ang pasyente. May mga ulat na nagsasaad na isa ang sakit sa puso na sumasabay sa pagkakaroon ng arthritis at may tinatawag na rheumatic heart disease. Isa rin sa pinangangambahang resulta ng lumulubhang kondisyon ng arthritis ang depresyon. Sinasabing ito ay bunga ng nawawalang kakayanan ng pasyente na kumilos at gumalaw tulad ng nakasanayan ng gawin. Hinahanap-hanap ito ng katawan kung kaya't ang limitadong pagkilos dahil sa anumang uri ng rayuma ay nakapagdudulot ng severe psychological distress sa taong nakararanas nito. Mistulang ikinalulungkot ng labis ang tila pagiging inutil na at nagiging pabigat sa pamilya, dahilan para manlumo at mawala ng pag-asang mabuhay. Karaniwan ang nararanasan ng arthritis ng mga taong may edad 50 pataas, bagamat marami ring mas nakababata ang naapektuhan ng sakit na ito at maging ang mga bata mismo na hindi pa umaabot ng 18 taong gulang ay nagiging biktima rin. Sa isang pag-aaral ay napag-alaman na ang mga batang madalas na uminom ng antibiotics ay doble ang risk na mag-develop ng juvenile arthritis kumpara sa mga batang hindi umiinom ng anumang antibiotiko. Oh, yan po ay ilan lamang sa mga detalye tungkol sa arthritis. Di ba, Ali? Opo. Oh, naiintindihan mo na? Opo. Oh, naiintindihan na niya. Ano yung tinatanong mo, Chef? Well, Doktora, ang arthritis po ba ay namamana? Ang sabi ng iba ay namamana yon. Kung halimbawa ang lolo mo at lolo ng lolo mo hanggang sa tatay mo, opo, eh puro may arthritis. Eh sinasabi nilang namamana. Pero ako naman, sa pananaw sa naturopathy, kung namamana yan, eh di may baby na naisinilang na nirarayuman na, antimano, di ba? Ang interpretasyon ko po dyan sa natural healing, sa arthritis, eh namamana natin yung katakawan. Tama, yung diet nung inyong pamilya. O, di ba? Nung maliit ka pa, okay, ang parents mo ang nagpapakain sa'yo, okay, di ba? Pero ang pinakain nila sa'yo ay namana nilang recipe sa magulang din nila. Mm. Okay, so kung pare-pareho, yun na rin, sa salin-saling lahi, sabi nga, eh yun pa rin ang paborito niyong pagkain, malamang yun pa rin ang mga sakit nyo. Kaya ang interpretation ng iba ay namana. Pero actually, ang namana ay yung pagiging mahiligin sa sinigang, paksiw, kinilaw. Yan. Yung iba iniinom pa ang suka, no? Yung mga ginataan, ang mga mabubulang inumin, mga iced beverages. Yan yung kapag ka dumami ng dumami at naipon sa ating system, ay bubukol dahil ukol. Diba? Parang iniukol sa'yo sa katakawan mo, tumubo na. At pag-aaralan pa po natin ang maraming mga bagay tungkol sa arthritis at gout sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Sagutin po muna natin ang ilang mga katanungan, this time mula po sa ating Healing Galing Facebook account official. Abangan ang mga sagot ni Dr. E sa katanungan ng mga kapatid nating may arthritis sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV5.